Welcome to Broadcasters Forum, a weekly analysis of the country's current issues participated in by the country's top radio and TV broadcasters, including friends from the print and social media, with special guests from the academe, politics, and socioeconomic arena. Brought to you by the Liga ng Mga Broadcasters sa Pilipinas and PAGCOR, or Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hello, magandang umaga. Good morning. Hello, ha? December 1, today, araw ng Huwebes. Unang araw po ng buwan ng Disyembre. Ibig sabihin, Pasko na, ha? So, pag-usapan natin, una-una ay mga fireworks, ha? Good morning muna sa inyo lahat. Sa araw po ng ating chairman, si Mike Abe ng Radyo Pilipinas at sa BTV4 at sa makasama sa Liga. Magandang umaga. Salamat po ng ating mga taga-subaybay. Good your morning, Akay. Good your morning. At salamat po pa ko. At ng RL, Getaway Travel Tours, isang magandang umaga sa inyo lahat. Ang ating unang bisita si Ginong Joven or Hoven. Ong, tama ba? Joven? Joven o Hoven? Ong. Joven Ong. Joven. Presidente ng Philippine Fireworks Association. Philippine Fireworks Association. Well, salamat, Joven. Thank you for joining us this morning. At Merry Christmas sa inyo. Advance Merry Christmas to everyone. Yeah. Okay. Kamusta ang bentahan ng fireworks sa ngayon, Joven? Mas maganda yung bentahan this year. Pero there's an extreme disparity between supply and demand. So, the demand is more kasi makikita naman natin na kagagaling lang natin sa pandemya na ngayon talaga yung ating kapwa Filipino, lahat talaga gigil na mag-celebrate. Ano? Parang ito yung parang first full year na makikita natin na parang mas nage-enjoy na yung tao, lumalabas na. But the supply of fireworks, sad to say, hindi po ganun karami. Dahil po sa logistics problem, hindi lang po sa industriya ng paputok, no? Sa lahat naman talaga, nung nag-uumpisa yung 2022, medyo nahirapan makakuha kagad ng mga chemical on time. So, konting-konti po ang production this year compared po sa pre-pandemic. Yeah, so makikita natin ngayon, ng prices talagang napakamahal po this year. Hindi ba maipit din ng ang bentahan ng imported na fireworks? Bawal po kasi ang imported. So everything should be manufactured locally. Apo. At kinakailangan ko kumuha ng permit, local permit, pero ba? Para makagawa po tayo ng paputok or pailaw, kailangan po kumuha tayo ng permit. Ganun din po kung magtitinda pa tayo. Pasensya na po. Okay, sige. So makikita natin na ganun nga. I-silent ko lang. Okay. Makikita natin ang extreme disparity po ng mga prices kasi nga po kulang po yung supply. Sa mga permits po, kuha po tayo sa mga local government natin at saka sa PNP po na siya pong nagre-regulate po ng industry po ng fireworks. Joven, may mga bago ba na regulations? Wala pa rin naman po. Marami po kasi naguguluhan. Akala nila may ban. Yeah. Wala naman po talagang ban. Ever since, even under the Duterte administration, nagpapasalamat po tayo sa buting Presidente Duterte. Hindi naman po niya talaga pinagbawal. Nakita naman niya po na talaga po ang tao po nagsasaya at gusto lang po mag-celebrate in a safer way. Ang ayaw lang naman po ng dating Pangulo natin na may nasasaktan po. Yan din po naman po ang gusto ng lahat, lalo na yung kami po nasa industriya. Ayaw po namin na naririnig na meron po nasasaktan. No? So, we are always batting for regulation. Kasi pag nawala po yung regulation, dyan na po maglipa na lahat po ng illegal. So, ngayon po na meron tayong legal at regulated industry, nakikita natin, nandyan pa rin po yung mga illegal. Gusto pa rin ng iba talaga na magnegosyo at maghanap buhay sa illegal way. Nakikita natin gusto na magtinda ng mga illegal sized firecrackers.
So, meron pa rin nasasaktan sa mga ganito, mga hindi po regulated in terms of bawal na paputok or hindi substandard na fireworks. So, yun po ang gusto namin na makita namin sana one of these days na talaga po na mawala na po talaga yung mga illegal manufacturers. Tapos lahat po na nagmamanufacture ay up to standard na po. Lahat po dapat talaga dumaan po sa masusing pagtetesting po ng gobyerno para yung produkto po na binibenta po sa publiko ay talaga pong safe. Mm-hmm. Noong araw, naalala ko, Jomen, iniisa-isa yung mga bawal ng mga paputok, no? Ngayon ba, napakinggan ko sa report sa radio eh. Dati yung parang ahas, bawal. Yung marang sawa? Yung sawa. Ha. Parang hindi naman pabawal. Wala pa mong pinagbabawal. Doon po kasi minsan, meron tayo kasi, if you ask people na nakapag-seminar po, lalo na yung mga pulis na nakapag-seminar, alam po nila kung ano po ang bawal, ano po ang hindi. Pero meron pa rin po tayong mga iba po nasa kapulisan na hindi naman po nila masyado gamay ang ang regulations. So medyo may kalituhan po yung iba po sasabing bawal. Pagkatapos, pag tinanong po sa krami, malalaman nila, ay hindi naman pala bawal to. Ganun po. So we always talk to PNP naman na sana po yung people who have undergone seminars na para kasi taon-taon po umiikot po ang association namin kasama po ang PNP. And then we do these safety seminars for fireworks. Dito, kasama po ang PNP at saka industry stakeholders. At ang PNP po nagbibigay ng seminar regarding regulations. Doon na po na pagtatalakayan, ano po ang bawal, ano po hindi. At kami naman po as an association, pinatatanda po namin sa lahat na nasa industriya, ano po yung mga tamang wastong paraan kung paano po ini-store ang fireworks, ano po ang iiwasan. At yun, parang safety reminders po. Nang sa ganun po, we can celebrate the New Year happily, no? Hindi yung parang ganun may naririnig tayo na may nasakuna, ganun, o nasaktan. Di ba yung sawa noong araw parang oversize? Pag oversize ang triangulo na ginamit po. Yes. Yun lang po ang bawal. Yeah. Pero pag yung size po, ika nga po nasa legal po, kahit na po anong haba po ang sawa, okay pa po yun. Pwede siyang maging mas malaki pa sa gulong ng truck. Legal pa rin yon. Ang tinitingnan po dyan, ano po ba kung legal yung pinantirintas? Yung ginamit doon na triangulo, kung pumapasa, individually, yun po pumapasa po lahat kahit na anong haba po. Kahit gano'ng kahaba yung... Kahit gano'ng kahaba, kahit na 1,000 feet, 2,000 feet yan, okay lang yan. Basta wala silang ihahalo doon na kahit na isa po na babagsak po doon sa regulation. Hindi mo qualify na sobrang lakas ang sawa. Hindi naman po siya malakas. Marami lang pong pumuputok ng mahina na sabay-sabay. Kaya naririnig ng tao parang malakas. Okay. Ang ating kaibigan, si Mr. Juror, Kit Clatis Lagare. Pare Kit, magtanong na. Si Ginong Joven Ong. Hey. Kit. Wala. Yeah. Kit. Tama? Parang... wala. Nakamute ka. Nakamute. Hey. Yun, ilang taon na sa industriya? Yung pabrika ko po ang kauna-una pong nalisensyahan po ng PNP under Republic Act 7183. So we're on our 30th year na po. Okay. 38th year. Pangatlong pong taon na po na. Pangatlong taon na po this year. Ikaw ba Chinese or Pilipino po? Pilipino. Yung apelido mo lang, apelido. Puso pong Pinoy. Okay. At
Di ba, paso paso yung so kit eh. Kit. Alam mo nakikita? Ha? Anyway, yung kumpanya ninyo, ka-Giovene, kano kalaki? Ha? Yung ano po? Yung kumpanya ninyo. Kumpanya, korporasyon. Yung kumpanya. You're talking about the factory size po? Yeah, oo. It's more than 8 hectares po. Mga ilang tao ang mga empleyado ninyo? Mga ano po? Mga ilang tao ang empleyado? Meron kaming nagtrabaho sa amin ng 20 plus years na po. Bago talaga? Talagang ano? Sa inyo sa Bulacan? Sa Bulacan po. Ah, Bulacan. Okay. So, anong mga masasabing illegal ang ginagawa ng iba sa Joven? Oh, usually oversized firecracker. They call it by different names. Goodbye something. Pero lahat naman po yan eh. Uh-oh. Invento na lang po. You can invent 1,000 names, but it's still the same. It's just the size of the firecracker is sobrang laki. Ganun lang po. Kasi nung araw, goodbye Philippines. May goodbye Bin Laden. Actually, minsan media na lang po nag-invento ng pangalan. So, that's why I try not to talk too much about different names. I just tell them it's oversized firecracker. Because minsan merong yung taong nag-invento ng pangalan na yun, parang natutuwa siya na yung ginawa niyang mali, parang napag-uusapan ng media. Sabi niya, oy, ako naka-invento. Parang ayoko i-glorify yung mga ginagawa nilang mga kamalian. So we should stop with this calling. O, ano bang bagong goodbye dyan? I try not to talk about those things. You know? I just tell in one category, lahat sila oversized firecrackers. Dahil sila po lahat ang sumisira po sa industriya. Yung ginagawa nila kasi, yung pang personal nilang gain. But yung industriya po, nagsasuffer, where a lot of people, yung kanilang livelihood, napapanganib dahil lang sa ginagawa ng mga ilan. What about yung Piccolo, Joven? Piccolo. That's imported po. That's actually banned in most countries in the whole world. That's banned. So pag may nakita yung Piccolo, yan ang sinasabi namin dati pag napag-uusapan. Hindi naman po gawa yan sa Pilipinas in the first place. Bakit nakapasok? So, pag may nasasaktan doon, karamihan ang nasasaktan sa Piccolo kasi puro kabataan, puro mga less than 12 years old. So nakakalungkot kasi hindi naman legal industry ang nagtitinda niyan. Nakapag, kahit sino naman, siguro may connect sila, nakapasok sa Pilipinas, tapos naibenta na, naikalat sa buong Pilipinas, nabilito ng mga bata. In the first place, bata, hindi po pwedeng gumamit ano, without adult supervision. So, yun. So, if you're gonna look at the statistics po ng lahat po na nasaktan sa Piccolo, karamihan po without adult supervision at karamihan po dyan, naibili po nila sa sari-sari store po nila. Mga sari-sari store nito, wala naman po lisensya na sabihin mong tinatawag na kinuha po sa PNP dahil po illegal po yung gusto nilang ibenta, di po ba? Mas maganda kita nila sa ganun. Pero ang kapalit nun, siyempre, daliri ng mga kabataan. No? So, ang kagandaan yan, matagal na pong walang nakakapasok na Piccolo. Okay. Nagpapasalamat tayo, lalo na sa customs, at least hindi po napapapasok ang mga ganitong bagay na ngayon. Mm-hmm. Malaking tulong yon sa industriya kasi pag ganyan pong nababawasan na po yung mga nasasaktan. Nakita na naman natin all these years bumababa po. Since Republic Act 7183 was instituted in 1991, in Metro Manila alone with fewer Sentinel hospitals reporting, there's already more than 10,000 just in Metro Manila alone. Okay. Hindi pa ito nationwide. Ngayon, pag tinignan niyo po ngayon, nationwide with more Sentinel hospitals reporting, we're down to 200 something. So, in a country of 100 something million, you get 200 plus people. And then the injuries, makikita natin since Republic Act 7183 was in place. Yung mga injuries, kadalasan po, slight burns lang po yan. Okay. Parikit, ha? Mr. Jur, kit lang aray. Ikaw lang, magtanong kay Joven.
Yes, Lakay, good your morning. At Jubin, good your morning sa inyo, no? Good morning, good morning. Yung ba inyo asosasyon yan ng mga firecrackers no? Industry? Teka mo na po. Sabihan ko lang po, wag tawag ng tawag. Ano pa ulit? Yo, Jubin, ang unang tanong, yan bang may grupo ba kayo na organisasyon dito sa industriya na ito? Merong dalawang tumatayong nationwide associations, but karamihan po kasi talaga fragment. We are an archipelago. So, ang karamihan po na sinasalihan po ng mga nasa Iloilo, yung asosasyon po ng taga Iloilo, yung taga Bacolod, ganun din po, Cebu, Cebu rin naman. But then when we do, there are two associations that do seminars, and then when we go around, we get to talk to them. Ah, okay. So, ibig sabihin, wala kayong pambansang ugnayan, ano ha? Dalawa po ang parang tumatayo pong ugnayan. Yung organisasyon na yan, mga localized lang, ganun ba? Meron pong dalawang nasyonal, pero marami po tayong parang local po. Ah, okay. So may dalawang nasyonal pala. No, ha? Kasi napapansin ko, parang yung ating industriya no, ha, sa paputok, parang simula noon at hanggang ngayon, ay walang masyadong asenso. I mean, kayo ba ay nakakapag-export naman ng mga produkto ninyo at in terms of safety, ano? Safety ng mga nag-manufacturers, mukhang hindi masyadong napagtunan ng pansin sapagkat kamakailan na meron namang sumabog. Di po ba? Yun nga po ang makikita natin. Dapat alamin natin, yung sumabog pong isa sa Bulacan at isa sa Laguna, are these legal manufacturers? The answer is no. Both of them are illegal manufacturers. So, is it fair to blame that on legal manufacturers? Kami po, kami yung legal na kumukuha na po ng permit. Ang kalaban po namin, yung mga ganito pong illegal, ano? So, pag nagkaroon po sa kanila ng aksidente, dapat po tunan natin ng pansin, bakit sila nakakuha ng mga chemical in the first place? Hindi po yung parang isisi po doon sa legal manufacturers na hindi naman po kami ang nagpupulis po ng industriya. Yun po. Ngayon, pangalawa, sa tinatanong niyo po regarding sa quality po, I would say, if you've seen my factory is probably in the top 1% of the world. Yung technological know-how po ng pabrika namin, hindi po kayo mapapahiya. Ang pabrika, ang kumpanya ko po, me personally, have won the number one fireworks display competition in the world. Dapat po tayo maging proud. But then dito sa Philippines, kadalasan po, hindi po nababalita yung good news eh. Hindi po ba? So I don't think a lot of people know that the Philippines actually won in the Olympics of fireworks display competitions. Did you ever know that? Hindi, di ba? No. We won in the top 5 of fireworks display competitions. We won maybe like 3 or 4 of them already. When we go to other countries, you'll see the OFWs there waving the Philippine flag and waving it very proudly. Some of them even cry after we were awarded first place. The national anthem is being, the national flag and the national anthem is being played. You'll feel very proud when you see us win in sa ibang bansa po. You'll be very proud po. Okay, so that's exactly my point, Mr. Jubin. Ano, ha? Kung yan ay magiging huwaran, panuntunan, industry-wide, so perhaps ito ating mga maliliit din ng mga manufacturers, no, ha? Magkaroon din ng biyaya, katulad ng inyong tinatamasa. At syempre, ang pinakamagandang pangitain doon, yung ating mga, yung mga consumers, no, ha? At least safe sila sa paggamit ng mga paputok. Yun nga po. Yun naman po ang gusto natin. Pero makikita po natin, doon sa nasaktan po ng nasa tala po ng DOH, ilan po doon from illegal manufacturers? At ilan po doon ang gawa lang po ng legal? As I said, it's already down to 200 plus people and most of them are slight burns. Hindi natin maiwasan pag gumagamit po ng pailaw, kadalasan po luces o kaya sparkler. Yung nalingat po yung isang bata, inabot, tapos napaso yung isang kamay, magpapa-hospital sila. That's one count already. Pero pag tinignan nyo po yung gravity po ng... Kasi pag nakikita natin 200 plus got hurt, ang hindi po nakikita yung gravity po kung ilan po ba dyan naputulan ng daliri. You'd be surprised to know how many people got amputations na lang. Kakaunti na lang po. And most
most often yung mga amputations usually from illegal firecrackers po. So ang sa akin po, dapat po eh talagang mahuli po yung mga illegal. Pagkatapos, sana po wala pong makarating na smuggled kasi po yung mga nakakapasok dito, siya po yung nagdudulot minsan ng mga nasasaktan. At unfair naman po na nakipag-compete sila sa amin pagkatapos po sa amin po yung bintang pag nakasakit po yung produkto nila. Ganun lang naman po. Well, hindi naman Mr. Jovin na binibintang sa inyo, ano ha. Ang point ko lang ay kung halimbawa yung inyong expertise, no ha, yung inyong mga achievement ay magagawa nating standard, no ha, dito sa industriya na ito, at yung mga tinatawag mong illegal, what would it take to make them legal and how do we make them productive in the most safety and way, you know, safest way, and in accordance with your standard. Do you think, that's, I believe you can do so much, no, in making that a reality pag ginustri nyo, kasi lahat ng alam ninyo, are you willing to share that with the industry as a whole? Actually, kasi nga po, meron itong tinatawag na kailangan po may PS mark. Kasi ang PS mark po, binibigay po ng Bureau of Product Standards. So may requirement po ang DTI natin na lahat ng produkto that should be sold into for public consumption, paputok o pailaw, kailangan dumaan po sa, na may PS mark po. Ika nga, dumaan sa kanila, pinatesting. At titingnan nila kung standardized ba yung way ng manufacturing ng sa ganon. Makikita nila, oh, pag standardized ang way of manufacturing, it means you can repeat and repeat and repeat what is good and keep out bad practices that will make parang may failure in the part ng product. So, yan ang dream, yung sinasabi niyo po. Yan po talaga ang dream. Na talaga lahat talaga gusto namin na dumaan po sa masusing testing po ng BPS nang sa ganun po lahat ng produkto po sa merkado talaga pong safe. Ano? Yan ang dream. Reality, hinihikayat natin lahat na magpa-testing talaga sa PS Mark. Meron pa rin nakikita natin yung konting agam-agam na mga mas maliliit na manufacturer. Sabi nila hindi nila kaya yung added cost. Minsan tinuturuan namin na sana magdikit-dikit kayo as a parang tinatawag natin na ika nga parang kooperatiba. Ganun. Nang sa ganun na makasunod sila kung hindi nila kaya on their own, pwede naman kooperatiba. Yun ang dream. Yun ang dream natin. Regarding sa sharing na meron naman tayong natulong at sinabi natin sa ano yung ginagawa nila. Kunyari sabi nila, Quitties, paano yung ginagawa yung pamamaraan ninyo. Pinapakita natin sa kanya how to make them standardized. Tinutulungan natin din yung mga ating yung mas maliliit na manufacturer. Not because I'm a company owner, but because I'm association president. And I think as an association president, it's the dream of the industry na talagang makita natin na wala pong masaktan ni isa, no? Yun ang dream natin, wala pong masasaktan. So, pag-git ninyo yung ilan mga nagkakatakyanin. Wala bang government intervention that respect? Narinig nyo po ba? Ako hindi ko po narinig. Nagka-cut off po kayo. Nabutom, pare. Sige. Well po, medyo naputol-putol kayo kanina from the top, please. Okay. As far as government intervention ba, tungkol doon sa mga kakulangan, yung hindi kayang tugunan ng mga small players in the industry para maging safe ang environment, yung kanilang manufacturing plants safe, at yung mga paputok ng mga produkto nila ay safe para sa mga consumer. Is there any government intervention on in that respect? Meron po. As I said, the PNP regulates the legal manufacturers. Iniikutan at tinitingnan na lahat ito po ay naaayon po sa batas. Tapos ang Bureau of Product Standards, pag nag-apply po yung manufacturer, doon po nila titingnan. At sa amin naman po, kung meron pong gustong humingi ng tulong, paano po sila pumasa sa PS Standards, nandun naman, bukas naman po yung aming association to do and help. I've actually tried to help those people na nagkumatok po sa amin na naghumingi ng tulong paano pumasa sa PS Mark. It's very easy naman eh. It's just some people, medyo pag may konting change, some people are against change.
But as I to tell all the manufacturers when we go around the country, we should welcome change kasi kung ito naman yung makakabuti, nakikita natin. Mahirap lang sa umpisa siguro, pero pag nakaugalian na natin ito, makikita natin, mas maganda pala para sa atin at mas maganda rin ito para sa industriya, no? So, ang yun lang, ang nakikita ko lang talaga, sana mas paitingin yung pag-monitor po sa mga standards po ng produkto, lahat po sana sumunod sa PS standards. Kasi thank you, I just want to add pala, yung PS standards, sa Philippine National Standards, ito po ay base na po sa yung bago pong Philippine National Standards is based on ISO standards. Ano? And this ISO standards, ang pinapatupad po sa worldwide standards on fireworks. So kung pumasa po yung manufacturer dito ng PS standard, ibig sabihin, world class na po yung kanyang produkto. Okay, kahit na triangulo lang yan. Kahit na triangulo po yan. Dapat po mapakita lang natin na pumapasa po tayo at nasusunod po natin na at namomonitor yung standard na operating procedure natin para lang lumabas lagi kalidad. Thank you, Joven. Thank you for answering my questions. Nakai, back to you. Well, Joven, di ba ang pangarap ni Pangulong Digong araw totally, wala na papatok. Actually, hindi po totally mawala ang paputok ang gusto po ng Presidente Duterte. Ang gusto niya, totally wala pong masasaktan sa paputok at pailaw. Ayun. Kasi ang kadalasan po pag sinabi natin paputok, akala ng tao po ang bisa ng paputok is both firecracker and pyrotechnics. Yun ang medyo naguguluhan din. No? Some LGUs, naglabas sila ng ordinansa kasi hindi nila naintindihan ang EO-28 ng Pangulong Duterte. Ang EO-28, pag nakita natin sa Section 1, only firecrackers. But people think that firecracker means everything. It's not. Firecracker means just paputok lang. But pailaw, nakikita natin, Section 2, pinapayagan ng EO-28 ni Pangulong Duterte na malayang gamitin lahat ng uri ng pailaw sa labas lang ng kabahayan natin. Diyan po naguguluhan yung ibang LGU. Akala nila, pagkabasa ng Section 1, firecrackers, nakita nila, akala nila, ibig sabihin ng firecracker, both firecracker and pyrotechnics, which is wrong, no? Doon ako, medyo, siyempre, hindi rin ako masaya na nakikita natin yung ibang LGU na parang total ginagawa nilang ban gumamit. Yeah. Oh. Akala kasi nila na, alam mo, in the world, we've seen na pag sa mga bansa na total ban ang buong bansa. History to. You can look it up. Nag-represent ako tuwing sa Congress pag dating mayroong naghahain ng total ban. Lagi kong paulit-ulit binibigay statistics. I tell them, if you totally ban this, you are rewarding the illegal manufacturers. Because nakikita nga natin ngayon, mayroon na nga legal choice. Pero yung ibang tao, pumupunta pa rin sa illegal. Gusto nila yung mga oversize na pag sumabog yun napakalakas. Ang dream natin, wala na nga gumawa nito at lahat yan mahuli. No? Pero makikita nga natin, pag wala na yung legal manufacturers, lahat po magiging illegal manufacturer kasi nandyan pa rin yung demand pero tinanggal mo yung supply So, does it mean that other people will... A lot of people will stop, but a lot of people will still use. Now, pag gumagamit ka, tapos illegal na gumamit, wala pong gagamit ng pailaw. Lahat po gagamit firecracker kasi pag gumamit ka ng pailaw, pag may ban, mahuhuli po kayo kagad kasi nakikita ko na saan po yung diwanag. So, sa lahat po ng bansa around the world na nag-total ban, makikita mo usage of firecrackers tumataas. Yung usage po ng pailaw, almost zero yan. Wala pong gagamit. So, lahat po, pag mayroon na pong illegal manufacturers at lahat po bumibili na po ng illegal manufactured firecrackers dahil it's so easy to throw a firecracker into the street. Pagkatapos pag sumabog, wala ka naman pong proof na siya po ang isagis po ng firecracker. Yan na po ang nangyari. Like what happened during nung mga during martial law years at saka up to the until Republic Act 7183 nung illegal pa ang mga firecrackers. Makikita po natin na dumami po talaga ang usage ng firecrackers at ang mga aksidente po yung mga nasasaktan. Putol ang kamay, putol braso, putol paa. Ma-imagine mo, paano mo puputulin yung paa ng tao kung hindi ganyang kalakas ang sabog? Ano?
So ganyan po mangyayari kasi ang illegal manufacturers po, mahilig po yan gumawa ng malaki ng palaki. Kasi whether mahuli siya na gumagawa siya ng maliit or gumawa siya ng malaki, isa lang po ang parusa doon. So pag ikaw po ang illegal manufacturer, hindi ka po gagawa ng maliit kasi mura lang po ang maliit eh. Gagawa ka po, puro malalaki para pag isang benta mo, puro mataas kagad ng presyo. So yan po ang nakikita natin. Worldwide po yan po ang nangyayari. Kaya nga po makikita natin ngayon, may mga bansa po na bumabalik into regulation. Mm-hmm. At karamihan sa kanila, nakikita natin, bumabalik sila pero dahan-dahan nilang ini-ease yung ano po ba ang pwedeng gamitin. At karamihan po dito, pinagagamit po nila, pailaw. Diba? Mm-hmm. Kasi sparklers ba? Kailang, ano ba ang sparklers? Ginagamit pa nga sa wedding. Ano? Mm-hmm. So, luces, ginagamit sa pista. So, there's we can find ways, fountains na safe, mm-hmm. yung mga pailaw sa sky, di ba? Lalayo kayo doon sa mga sinisindihan ninyo, makikita mo na lang nasa sky, maliwanag. There's something about fireworks kasi na masasabi natin na kaya ginagamit ito every time we celebrate birthdays, weddings, or inaugurations, or nanalo ka sa election. Di ba? Bakit? Kasi pag nakakita tayo ng mga makukulay na bagay, para tayo, at saka nakakarinig tayo ng mga fireworks, ano, na sumasaya tayo. No? Everybody looks forward to that na oy, may finale na fireworks display. Parang nakakasaya. So, lalo na ngayon na galing lang tayong pandemya, I really feel that this year, a lot of people will really try to source some whether firecrackers or pyrotechnics. They will really try to celebrate this year. That they have gone through the pandemic and they are still alive. No, so uso mo ngayon yung revenge sa biyahe, revenge sa tour, ha? Revenge din sa paputok, ha? travel, makita natin lahat galit yes, na galit, gusto mong makakapag-abroad at saka makakapag-travel. Ganun din po sa fireworks, alam na po namin marami pong magse-celebrate this year. And yeah, actually nung last day last few days po ni Pangulong Duterte, nandun po siya sa Luneta, nagsindi po tayo ng fireworks. We were kind of surprised that he loved the fireworks display. No? Habang kumakanta siya, mayroong fireworks display. No? Aside from yung drone po namin, mayroon ding fireworks na nasa background. Napakaganda po. Pag nakita niyo po yung clip habang kumakanta siya, tapos may fireworks sa background, napakaganda po. Juven, have you checked into Davao? Ano ang tunay na sitwasyon sa Davao? Sa Davao po talaga. Nagsisilbi barometro ang Davao eh. Ha? Ano po? Nagsisilbi barometro. Sa paputok. Barometro. Yeah, the LGU kasi sa Davao, hopefully in the future, medyo dahan-dahan baka they can ease into it na baka medyo mag-start sa fountain at saka sa sparkler lang muna. Yeah. These are very safe things that people can use. And, diba? So, hindi naman makakaputol ng daliri yung mga ganito. Yun po. Ang ayaw lang po kasi talaga ng Pangulong Duterte, yung may nasasaktan, lalo na pag narinig niya bata ang nasaktan, talagang malapit ang puso kasi ni Pangulong Duterte sa mga ganong bata, no? Makikita natin that he spends his birthday in a cancer ward for children. So, yun. Kami naman po, nasasakdan din sa industriya pag nakarinig kami, lalo na pag narinig namin ilan piccolo. Pag nakita namin kasi sa DOH, piccolo, alam na namin that's a 90% batting average. It's an underage child. Hindi man lamang siya teenager, karamihan po dyan 90%, 12 years and below. So natutuwa kami na at last, medyo nahaharang na ng customs ang mga piccolo. So marami rin kami nasunog. Ha? Merong mga sinunog ng PNP, nakita namin mga piccolo, mga illegal na firecrackers at saka pyrotechnics na ipasok sa at nahuli po ng customs at inentrega po at pinawitness po tayo ng PNP sa pagsusunog. Natutuwa po kami pag nakita namin gano'n na may nasasabat po at may sinusunog po. Natutuwa po kami talaga. Na alam po namin na marami po talagang na-save po na mga ika nga from injuries. Ano? Pag ganitong nahuli natin, lalo na yung piccolo. Ngayon, natutuwa ko, halos wala ng piccolo ngayon. Ang sabi mo kanina, 5 beses na, 5 wins, ha? Na kayo. Ha? When was the last time? 2018? Saan doon na kajuven? 2018, we went to Cannes and we also went to Montreal. But everybody in the world who are into fireworks, Montreal is the dream. No? Uh-huh. That's the dream of
all fireworks people in around the world to win Montreal. And we did that on our first try and we are so happy. So when you go to Montreal, doon po kung saan ginaganap, makikita mo nyo po doon meron Dragon Fireworks Philippines. So, okay. Yeah. Marikit, ha? Paul ka pang tanong kay Joven, ha? Wala, nawala ka. Sana may makita kayong show namin. Pag nakakita po kayo ng show namin, lalo na pag Pyro Musical po, makikita nyo talagang iba po ang level ng mga Pyro Musical shows po namin. Musical pa yun, ha? Well, congratulations sa Joven na Tayope. Ilang porsyento ba ngayon ng mga produkto nyo, total number ng produkto nyo, ang for export sa ngayon? This year po, wala. Kasi kulang na kulang po ang supply para sa Pilipinas lang po. Dito po sa Pilipinas, kulang na. Kulang. Ngayon this year po. Kasi po, sabi ko nga kanina, hindi ko lang alam po kung naabutan nyo po. Logistics po to, no? Na yung chemical po na dapat po na-deliver sa amin nung last year, November. Dumating po sa amin Marso at saka Abril eh. So January to mga March, April, halos mabagal na mabagal po yung production po namin kasi nga po wala po kaming chemical, no? So yeah. Baka naiipit yung chemical niyo ng PDEA. Dumadaan pa ba sa PDEA yan din na? Meron kami mga ginagamit na may PDEA permit dapat. Pero hindi naman po dahil doon. Logistics nga po talaga. Makikita natin worldwide po nung galing pandemya, tapos umiikot po tayo na yung bumabalik na po sa normal. Makikita nyo pati kotse nga, walang shortage po ng computer chips. So makikita nyo kotse okay, na napakamahal po ng kotse. Makikita nyo urea, which is pataba sa mga agrikultura, more than 100%+ increase ng price ng urea. Sa amin po, glue namin this for the year alone, increased by 80%. Glue, yung panggamit na pandikit. So kung mayroon pong mga estudyante na bibili ng glue, makikita po nila yung presyo. Ang taas po. Paper prices went up. So halos lahat. Parang fuel. Fuel also increased, di ba? So meron inflationary pressure on all things to go up as well. So we see that last year, the price as of December was 40-something. And this year is almost double. So makikita natin na may inflationary pressure, kunyari sa mga products, lalo na heavy on energy dyan. You know? So even delivery cost alone goes up by a tremendous amount because of all these prices ng raw materials natin na nagtaasan po. Correct. Pero yung predicament na yun talaga understandable naman yun dahil sa pandemya eh. Pero do you think may posibilidad na yung mga raw materials na ating ini-import pa ay pwedeng locally manufactured na lang yun in the near future? Di po. Kasi tulad sa amin, meron kaming charcoal na binibili na local. Kasi local na species yung kailangan namin na charcoal. Pero like pine charcoal, saan po kayo tayo kukuha ng pine charcoal? Kakaunti lang po ang pine tree sa Pilipinas. Oak, wala tayong oak sa Pilipinas. So meron kaming oak, meron kaming hemp. Mga charcoal pa lang po yan. Ha? Ang sa bansa po, gumagamit po ng mga nitrates. Sa mundo po, iilan lang po ang bansa na binayayaan po na magkaroon po ng nitrates. So we're not one of them. We're lucky in a lot of things, but nitrates we don't have. So the whole world imports from only a few countries na meron po. Para pong langis. Hindi po lahat ng bansa may langis. Tayo po, swerte, may oil and gas tayo. Pero maraming bansa na wala po ng nitrates. So lahat po aangkat po sa mga bansa lang po na meron po. Yeah. Well, kung ganyan eh, manalangin na lang tayo sa Panginoon na bigyan naman tayo ng nitrate. pero may babuin, actually swerte ang Philippines. I always tell a lot of people, this is my personal opinion. I say that the Philippines is blessed by God but destroyed by man. Yeah. Yeah. So, I'm very nationalistic in my point of view, no. Kaya when we talk about smuggled items that affects the local and employment, I feel really bad about that. That's one of my strongest contention na sana walang makapasok ng mga ganito pong smuggle kasi nga po, apektado po yung mga local employment.
Ang gusto ko nung tinayo ko po yung pabrika ko po na to grow it into ang dream ko talaga is exporting. I was talking to somebody, he was asking me how old are you, because I tell him my dream is to export to a lot of countries and I employ like thousands of employees. So sabi niya, kailan ka na ba? Sabi ko 56 na ako this year. So sabi niya baka joven eh, sa iba, sa susunod na generation na lang yung dream mo dahil well tama no dapat no mag-relax relax na ako sa atin ba sa kung yun ay long dito sa nitrate baka lang ha baka lang meron naman talaga tayong nitrate hindi pa lang nadidis wala pa talaga tayong nitrates. Ilan lang po ang bansa na may nitrates from what I sa mga bansang alam ko Chile, China, Israel has it, and pro-process sila, but yeah, but there's like 5 to 10 countries lang po na mayroon pong nitrates. Spain, yeah, so konti lang po, hindi po maraming bansa ang may nitrates, kakaunti lang po yun. Okay, sige, so thank you Joven. Walang nitrate, Joven. Nitrates kasi used in fertilizers. So as you can see, most of our fertilizers are also imported because they contain nitrates. Yeah, so lahat ng fertilizer natin na ginagamit na pataba sa mga agrikultura natin, imported po lahat yan kasi wala po tayong nitrates sa Philippines. Yeah. Ang tanong ko eh, wala bang local na material na pwede pabalik-balik sa nitrate? Ah, wala po. Wala? Wala. Yeah. Worldwide po, fireworks have been using nitrates since fireworks was invented, since black powder was invented, because black powder contains potassium nitrate. Sa Juven, hindi ba tayo gumagawa ng quitis na hindi pumuputok? Ha? Ano ba? Quitis na hindi pumuputok. Yeah. Kasi kung merong may gustong gumawa noon, siguro gagawin nila. Pero wala naman pong gustong bumili ng quitis na hindi po pumupatok sa dulo. Yeah. Meron pong quitis na pailaw, yung nilalagyan po nila ng sa dulo po ng pailaw. So, yun. Kayo gumagawa ng quitis na pumupatok sa dulo? Before, pero nung lumabas po yung EO28, lahat po ng nagbibilong sa firecracker na category, medyo nag-stop lang po muna kami. Pero there's a very strong clamor kasi mabenta yung sawa namin. Yung sawa namin kasi sa dulo may Kung Hei Fat Choy banner. So a lot of people want that. Sinasabit nila sa negosyo nila tuwing New Year. Pag nagpaputok sila sa labas ng kanilang tindahan, sasabit nila sa cash register nila yan. So especially when you go to Manila Chinatown, you'll see a lot of cash registers with those red banners. Yun po, gumamit po yun ng sawa po natin. No? Yung sawa natin kasi unique yun. Hindi po kami gumagawa ng triangulo. So yung sawa po namin, yung parang tinatawag na jablo. So yun yung what we call Chinese firecrackers na cylindrical po. Tsaka lahat po, pula po ang kulay. So pag nagkalat po sa kalsada, makikita mo puro pula ang papel. So for Chinese po, maraming connotation na pampaswerte. And then the banner po, pula rin. Tapos may nakasulat po ng parang ika nga. Kung Hei Fat Choy means ano eh, parang good luck yun eh. So, yeah. So culturally, it's used in Chinese New Year and also for our regular Western New Year. Marami pong gusto nun na ibalik namin. We're still debating whether to come back and manufacture that. But we're concentrating primarily on pyrotechnics. And right now, as I told you, medyo slow down kasi kami nung first quarter. Kaya naghahabol po kami ng produkto kasi kulang po talaga ang supply. Yeah. Yung ating isang guest ay nandito na sa linya. Kaya at tanong ko na kay Juven, kailan ang last na fireworks niyo, Juven? Ano po yung last fireworks? Kailan ang last fireworks niyo? Fireworks. Na, production po? Yan na display. Araw-araw po, kahit na January 1, may fireworks display naman po. Yeah, tuloy-tuloy po yun. January 1, January 2, wala po non-stop po ang napapa-fireworks. Karamihan po dito, mga pinakasal. Yung iba po, LGU po, karamihan po, mga fiestas, or kaya yung pag
barangay pa rin po, minsan yung barangay na papa hindi po. Limbo sa kailan ba sa Manila? Fireworks. I'm not the one in charge of the fireworks displays. I have to ask, but usually Quezon City is ours. Okay. Rockwell po, mga sa mga Soler, mga ganun po. Yeah. Well, yung last words sa ating mga viewers, Hajven, thank you for joining us. Maraming salamat din sa pag-invite ninyo at sana po lahat po ng mga tao this year maging safe. Paggagamit po tayo ng paputok o pailaw, siguraduhin po natin na lahat po ito may PS mark. Hanapin po natin yung Philippine Standard Mark. Nang sa ganun, alam natin na na-test na po ito ng gobyerno na to be safe and to be sold to the public. And mag-ingat po tayo, read instructions carefully. Be safe. And sana lahat po ay magsaya-saya itong Pasko nito tsaka New Year. Okay. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat. Thank you. At next ay nasa chat group na natin si Ka Rosendo. So, ng Sinag, Chairman. Yeah. Magandang umaga po, Lakay Rolly. Yes, sir. Thank you for joining us. Ha? Gandang umaga po. Gandang umaga. Well, simulan natin sa magandang balita at kung meron kayong magandang balita, magandang balita muna, Rosendo. Ha? Magandang balita is yung presyo ng bigas, hindi naman tumaas yung local rice natin dahil ang sama ng industriya ng agrikultura, tuloy-tuloy pa rin pagbili at 19 tsaka 20 pesos. So sa merkado, yung nagdi-deliver pa rin ng 34 pesos. So ang retail price nasa 38 pesos tsaka 36 pesos ang delivery. So may 40 pesos pa rin na bigas. So yun ang masasabi natin itong December, hindi masyadong tumaas yung presyo ng bigas. Between 38 to 40 yung local. Yung imported, tumaas na sila dahil yung pag-angkat sa Thailand at Vietnam, tumaas na yung presyo. Mm-hmm. Yeah. So okay. yung sa karne ng baboy, compare last year, mas mababa naman yung presyo natin this year na maintain sa live weight at 170 tsaka 180. So retail dapat nasa 280 to 300 pesos. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, kung babasahin mo yung pag-ikot ni Pangulong Bongbong sa Iri, sa Los Baños, anong ibig sabihin nun? Yeah, kasi Lakay, nung nag-meet kami last time, sinabi natin na kailangan yung seeds natin lumaki. Yung yield. So siguro tinutukan niya yung paggawa ng seeds, no, yung produce. Kasi malaking bagay 'yun kung ang harvest natin 6 tons tsaka 4 tons, malaking bagay 'yun sa isang hektarya. Kung sa isang hektarya may 6,000 kilos ka sa 20 pesos, parang 120,000 'yun, no? Pero kung ang ani natin is 4 tons, nasa 80,000 lang. So ang diferensya is 40,000 per hectare na kita ng magsasaka. Or pwedeng ibaba ng magsasaka yon, no, yung presyo ng palay para at least makabigay ng mas murang presyo na bigas. Well, sa kaniwa bumung yata ay 25. 25 yeah. Yata per kilo, ha? Lakay, in-explain naman ni Presidente na yung 25 is subsidy ng government yun. Yeah. And ito is hindi kumikita ang gobyerno. Ito, hiwalay dun sa sinasabi natin kasi ang bili na natin ng palay nasa 90 to 20. So ito is hindi talaga pag-giling nito is nasa 32 ang puunan, 34 ang benta, no? Sa deliver price, 38 ang retail price. So iba ito dun sa subsidize ng ating gobyerno. Mm-hmm. Parikit na gari. Parikit. Si Chairman,
Rosendo. Yes, okay. Ng Senate. Good morning. Yeah. At good morning, Mr. Rosendo So. Manong Kit, magandang umaga. Kamag-anak tayo. Kasi yeah. Ikaw ay so, ako ay lagari. Yeah. Magandang umaga, Manong Kit. Oh. Well, anyway, so, yung presyong 25 subsidized ng gobyerno, abay maganda yan ah. Kasi sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, talaga may mga subsidy galing sa gobyerno para yung presyo ay abot kaya, di ba? Kaya yung mga mayayaman doon, kung ano nakakain nila, kaya din kainin ng mga mahihirap. Ang tanong ko lang, yung pang pondo ba pang subsidiya ay talagang napunta sa pagsubsidiya? I think, ano yun, no? Kung makita natin yung presyo, talagang malaking subsidy yun. Parang 10 piso yun ang lugi ng government. So, ito is pagbigay ng ating gobyerno sa ating mga consumer niyan, nalulugi ng 10 piso per kilo. Well, okay lang yan. Mababawi naman ng gobyerno yun at galing naman din talaga sa tao yun. Ha? And so, ano pa ang ating tinitingnan ng mga kahindik-hindik na kaganapan? Kaya ngayong papasok na yung Pasko, as far as yung consumer prices is concerned. Yeah, yung basic commodity, we hope na mag-stable no, yung presyo. Of course, siyempre yung karne ng baboy, karne ng manok, itong bigas, maging stable kasi yun ang majority na kinakain ng ating mga consumer. We hope na yung retail, alam naman natin every ano yan, Christmas, eh, maski hindi tumaas yung farm gate, tumataas yung retail price. No? So, hindi natin kontrolado yung retail side. No? Sa atin, ang masasabi lang natin, yung production side ng bigas and itong baboy, hindi naman tumaas. Yung chicken, nasa 125 ngayon, kaya pasok pa rin doon sa 185 na presyo ng chicken doon sa retail. Dapat plus 60 lang kasi yung chain ng pagkakay, pag-deliver at markup ng mga retailer. Well, ba't kaya ganun, ha? Kapag ka ganitong mga panahon ng Kapaskuhan, akala ng mga retailers, marami naman pera ng Pilipino eh. Kaya hindi nila ito iindahin. Now, sa kabila, parang sinasamantala din na yung law of supply and demand. Anyways, kumusta naman ang tingin nyo dito sa Kadiwa? Ito ba ay gumagana na sa ngayon? At ito ba hindi makaka-apekto sa industriya ninyo? Yeah, so far ang Kadiwa kasi sa ngayon, ano eh, ang market nila nasa 2% pa lang ng total linalabas ng total production ng bentahan. So, hindi naman nakaka-apekto ito. Makakatulong lang ito sa mga hindi makabili ng mas mahal na presyo. So, welcome natin yung Kadiwa and gusto rin natin suportahan yan dahil para at least yung mga magsasaka directly maka-supply dun sa Kadiwa. Siguro in the long run, maganda itong Kadiwa na matap yung mga cooperative, mga itong mga racer para at least mapaganda ang operation ng Kadiwa. Yung mga backyard industry, no? Yung mga individual, mga maliliit na mga producer na pakunti-kunti lang. Eh, so, kung 2% pa lang pala sa ngayon, eh talaga hindi kayo maapektuhan. Paano pag naging 50% na yan? Yeah, welcome tayo kasi tayo naman is nasa producer side tayo. Ibig sabihin ang kasama natin yung mga magsasaka, mga port na nagproproduce ng karne ng baboy, karne ng manok. So kung directly sa aming kumuha, mas maganda 'yon. Ma-eliminate yung middleman.
Pero sa tingin naman natin is ano eh, hindi kaya ganun ka massive ang gagawin, no? So, ang concentration nito sa tingin namin is Metro Manila lang. Ah, ganun. Well, sa bagay, ano, kung nasa producer side kayo, at least eh, makakatulong pa nga sa inyo eh, di ba? Hindi na kayo masyadong... Yes, oo. Kasi kung sa producer side, kunyari, nag-produce kami ng bigas, diretso mapupunta sa Kadiwa. And good sign yun na at least yung retail price, makabenta ng mas magandang presyo. And yung site naman ng mga gulay, ganun din, diretso, kasi ang gulay, ano eh, almost times two pagdating ng Metro Manila. So ito is makakatulong talaga. And yung mga produkto na baboy, kung sinasabi nga natin, baka pwedeng mabenta yan ng 260, 270 doon sa Kadiwa. Yun ang nakikita natin. Kung may directly mabibigay sa Kadiwa yung mga bentahan ng mga producers. Palagay ko, Mr. Sinduso, no, ha? Kung yung success ng Kadiwa noon, no, kung meron man, eh ngayon may enhance lalo yun using the technology. No, ha? Kasi alam mo na kung ano yung pangailangan sa isang lugar, di ba? Pwede mo ikamadahin yung mga produkto. And then meron pa isang amas din rin eh. Kailangan meron silang backup din na processing noong mga supplies na halimbawa sumobra, eh punta kagad yan doon sa processing plant para mas pakikinabangan, hindi itapon mo na lang yung kamatis. Pwede naman gawing ketchup yun eh, di ba? O ano pa ba produkto ginagawa sa kamatis? Yeah, so far, yung ketchup sa Ilocos Norte, may planta doon na ginagawang ketchup sa Ilocos area. And yung sa San Carlos City kasi, yung sa Pangasinan, San Carlos, wala na eh. Sira na yun eh. Kasi hindi sustainable. Ibig sabihin, may months na hindi, walang na-produce, so hindi kaya ma-sustain ng yung plant ng San Carlos. Pero I think yung sa Ilocos eh, continuous pa naman, may kontrata yun, so walang problema. So other ano ng kamatis eh, yun ang pinaka nakita natin process na may export capacity, no, yung ginagawang ketchup. And so siguro dito papasok ang Department of Agriculture, yung mga ano ba tawag doon, mga siguro mga technician riyan, no, tingnan yung kapasidad ng bawat lugar, alin ang posibleng sumobra sa pangangailangan para mapag-aralan nila kung saan sila po magtatayo ng planta, no. Government intervention dito napakamahalaga. At di naman nagkukulang din ng pondo ang gobyerno para riyan eh. Huwag na naisilid sa kung kani-kaninong bulsa lang. Ang maganda naman na manungkit, ano, sa ngayon eh, dahil si Presidente ang Department of Agriculture, yung mga nasa loob ng DA natatakot din basta maghumalaw, no? So, yun ang maganda kung ang ating Pangulo ay concurrent Secretary ng Agriculture. Oo, pero ang problema diyan, hindi niya naman pwedeng dapaan lahat ng trabaho riyan eh, di ba? Isa lang yung kanyang katawan at syempre napapagod din siya. So ako, ang suggestion ko kay Pangulo, hindi inihiling ito na, alam mo na, rekomendasyon, sana maghanap na siya ng yung isang tao, no, ha, na may alam pag sa pasikot-sikot ng financial matters at may pusong magsasaka. Di ba? Para talagang siya, pwede niya naman tutukan yun eh, pero yung kumbaga may ponente talaga siya na napapagalaw. Pag siya nang siya kasi, I think that is counterproductive. Yeah, manungkit, kasi ang problema kasi natin ngayon is hindi lang dito sa ating bansa, no?
worldwide may problema yung presyo ng mga commodities. Kagaya ng wheat, yung binibili natin sa mga countries like Australia, Ukraine, and other countries, ito is doble ang taas. Ibig sabihin, kung magpapasok tayo ng wheat ngayon, dati nasa 12 pesos, ngayon nasa 23 pesos per kilo. Ito yung feed wheat ito. Yung pang bakery, ganun, mas mataas pa, no? So ang talaga is yung food production tumaas. So malaking challenge ito sa ating bansa. So yung pag-upo ng ating Pangulo sa SDA Secretary, at least matcha-channel niya yung ibang fund niya dito sa agriculture, no? Kung nakita natin, malaking increase ng agriculture budget for this year dahil alam ng mga senator, ang nakaupo is ang ating Pangulo, isa yan. And kung may kulang pa, at least makaka-realign siya ng pondo sa agriculture, yun ang nakikita natin. Kagaya itong last quarter, may dinagda siyang 4 billion para dun sa fertilizer subsidy, no? Na in which kung hindi siguro siya ang secretary, hindi kayang gawin yon, no? So may positive sign talaga ng ating Pangulo ang concurrent secretary. Siyempre yung iba nasasabi na abay mabagal yung galaw kasi yung budgeting natin hindi ganun din kabilis eh, no? Sa ating gobyerno yung really align niya na savings siyempre inallocate yan sa tiningnan niya kung saan may savings para ma-allocate. Pero ang good news is nasa region na yung pondo. So yung mga ganun, kung hindi si Pangulo ang president ng concurrent secretary, hindi kayang gawin yun. No? Ganun kabilis na realignment. So yun ang nakikita natin. Tsaka yung willing na magtulong din yung private sector dahil siya ang nakaupo kaya ang sama ng industriya ng agrikultura dahil walang pondo ang NFA tayo nang pumasok na sige bibili tayo ng 19 tsaka 20 pesos na palay para kasi hindi alam natin na walang pondo yung NFA at least ito nakatulong dun sa complaint ng magsasaka na in which nakiusap si presidente na tumulong, no, ang private sector. So yun ang malaking diferensya kung ang Pangulo ang nakaupo as concurrent secretary. Ang pinakamatinding challenge sa agrikultura ay yung parami ng parami ang mga consumers, no, ang tao, samantalang yung ating mga farmland ay paliit ng paliit ng paliit naman, no, ha? At ang dahilan ay karamihan sa mga malalawak, no, ha, na lupain ay either directly na land grab, no, ha, yung tahasan, yung iba naman ay technical land grabbing, no, ha. Kaya may mga consolidator sila and then bibili ng kumpanya nila pagkatapos bibili naman ng isa pang kumpanya nila para malinis na yung titulo. Diba? So sana silipin niya ng Pangulo. At meron naman tayong, alam mo, yung sinasabi nila, wala pa tayong National Land Use Program. Meron na eh. Ha? 19 Commonwealth Act pa lang, meron na tayong National Land Use Program eh. Ang ibig sabihin doon, yung pagmimiari na isang tao na lupain, may hangganan. No, ha? May hangganan. Hanggang ilan ba yung parang 10 hectares? 5 hectares. No, 5 hectares na lang ngayon dahil sa Land Reform Program. Eh pag nakikita mo yung mga technical land grabbing nila dumadaan sa kung ano-anong mga kumpanya nila pero ang beneficial owner isang tao lang, isang pamilya lang. So dapat 'yan mapagtuunan ng pansin at mabawi ang mga sobra-sobrang lupain na nasa kanila. At 'yan, diyan uunlad ang ating agrikultura lalo na kung susuportan ng gobyerno ang mga kooperatiba at ang mga kooperatiba na kikita din naman ang mga miyembro, hindi lang mga ilang tao ang namumunini, no, ha? Palagay mo, Rosendoso. Yeah. Manungkit, kaya
Kaya yung nakaupo na secretary ngayon, si Conrado Estrella III, palagi tayo nagko-coordinate sa kanya. Mm-hmm. And nakikita naman natin na yung distribution ng mga title, no, break down na nila. Kasi ang nangyari doon sa comprehensive agrarian reform, yung 50 hectares na may-ari doon sa area is 30 to 40 na farmers. Pero ang problema is hindi nila alam kung saan ang location nila doon sa lupa. So ngayon, ang ginagawa is breakdown na yung mga titulo na ito, 1.5 hectare kay Juan de la Cruz. Itong 1 hectare kay Kakiko, for example. And breakdown na ngayon at dinidistribute. At least malalaman na lang farmers kung saan ang allocation nila. Yung conversion, very strict sila ngayon, no, yung conversion, yung irrigated area, hindi na po may perma si Secretary Conrad Estrella ng bagong conversion sa irrigated area. Dapat yung DA pumunta dun sa site, mag-inspect. Kasama na naman, pupunta naman yung DAR, mag-inspect yan. After that, pupunta yan sa committee sa Manila ulit. Yung Manila head office pupunta dun sa area para mag-inspect kung ito ba irrigated or hindi irrigated. So, yun. Medyo sa tingin natin, itong this coming plan, itong susunod na buwan, yung irrigated area hindi na biglaan mako-convert, no, na nangyayari. So yun ang nakikita natin na situation ngayon. And ito isa manong isa binabantayan din natin kung may complaint from farmers para at least maayos itong mabuti. Okay. Aba, mukhang maganda okay. Yan. So may request lang, Lakay. May request lang kami sa inyo, Mr. Rosindo. So ano ha? Next time na nag-inspection, makikita kayo ni Secretary. Pakisilip nga kung sa... Hindi na lang yung joke na yun. Thank you. Sige pa. Okay. Maganda ko na nasa linya na natin ang huling guest natin this morning, si Cadelio Asron ng PhilHealth, ha? Na Region 10. Papatingin ko muna bago ko balikan sa atin si Ka Rosendo kasi mayroon pa ako isang tanong kay Chairman. Ha? Delio? Yes. Vice President. Apo, hello. Malinaw po ba ako? Maganda. Malinaw. Inyo talaga. Magandang umaga, Sir Engineer Rosendo. So, kay Sir Kitts, of course, kay Lakay. Yeah. Sir, it's nice to be back ko dito sa inyong programa. It's good. Nice. Good morning, good morning. It's nice to have you back. Morning. Delio, ha? Ano ka, Vice President kayo o Presidente ng Region 10? Regional Vice President po. Okay. Ng Northern Mindanao. So, yes. Last question na kay Chairman So, onions, sibuyas, anong huling balita? Yeah. Bukas sa iikot tayo kasama ang Bureau of Plant Industry para ma-check yung mga warehouse kasi last month pa sinabi namin na yung white onion dapat nakapasok, no, yung white onion kasi yung farmers kasi ang tanim kasi natin manong is October, November, December. Ang ani natin is January, February, March, April. So talaga yung puting sibuyas kasi kung dinala sa cold storage hanggang October lang ubos na yan. So re-request namin sa BPI last October na dapat papasok yung white onion sa atin mga importer para at least hindi sana naputol, no? Ngayon putol talaga, nakikita natin na white onions lahat smuggled yun, no?
So ang kumikita diyan yung mga smuggler na nagpapasok ng white onion. So ito isa pag-ikot natin sa mga warehouse bukas, siguro mag-issue ng konting white onion kasi wala tayong produce ng December up to first week of January. Para at least hindi naman ganun kataas yung presyo. Sobrang mataas eh. Pag umaani ang atin magsasaka, 35 pesos lang. Mm-hmm. Ngayon walang ani eh, 400 pesos yung puting sibuyas, di ba? So, so sobra naman yung presyo. Okay. Chairman, thank you for joining us this morning. Yeah. Huling hit sa ating mga tagapakinig. Chairman. Ang direction ng ating Pangulo, of course, is local production. Kaya happy yung industriya, no, na magtulungan sa ating presidente. At sana tuloy-tuloy ito. And next year, mabawasan yung importation ng lahat na produkto para at least gumandang ating local produce. Yun lang ang lakay at magandang umaga. Good morning. Thank you. Thank you. Chairman Rosendoso ng Sinag. At balikan natin si VP Danilo. Kadelio. Good morning uli. Ha? Wala ka. Teka mo. Naka-mute ka. Naka-mute. Ayan. Tagpo ulit, lakay at sa lahat po ng listeners and viewers ng inyong programa. Yeah. Galing sa basketball. Galing sa UNTV Cup. Ito si Daniel, ha? Inuhay pa na yung UNTV Cup. At yes. Muli ang pinigyan pagkakataon ng PhilHealth na makasama sa panalo, ha? Opo. In fact, hapon po na unang laro natin, nakalaban po natin ang OPPMS, Malacanang team. Din po yung kalaban namin. Talagang buong tatlong quarter naghahabol po kami, 14 points kami natambakan. Last 5 minutes po kami nakahabol at sa awa ng Diyos nanalo po tayo 10 points. Final score 191. And ang maganda po dito sa UNTV Cup, na-showcase po ng ating mga manggagawa, mga empleyado, mga public servants ang kanilang talento sa basketball at hindi lang po 'yon. Meron tayo nabibigay na nadodonate na cash prize sa ating chosen beneficiary for fifth season po, lakay, ang Philippine Alliance of Patient Organizations po ang ating beneficiary. 48 groups po yan na iba't ibang grupo ng mga patients. At ang maganda po dyan, kung tayo po ipapalarin at mag-champion, bagamat talagang malalakas ang kalaban, 12 teams po kami ngayon, ang cash prize po na madodonate ay 4 million pesos for the champion. 3 million sa second place, third place naman 1 million. Kaya talaga ayun po namin kasi para po mabigyan natin ng donation itong ating beneficiary. Nakapag-basketball ka na, nakatulong ka pa. Hindi mo tinatanong eh. Yan si Kit Tagare eh. Basketballista yan eh. Si Kit Tagare. Kaya pa lang abroad. Di ba na? Kadali, saan ngayon? Saan ang sino mo sa PhilHealth? Saan? Ako po, inakasayin pa rin sa PhilHealth Region 10, sa base po ko sa Cagayan de Oro. Nabigyan lang tayo ng pagkakataon na kada may laro po ang PhilHealth na sa PhilHealth Consulta dito sa UNTV Cup, ako po ay nakaka-uwi para po mag-coach dito sa ating team. Babalik sa Lunes sa Cagayan de Oro kasi a-attend rin po tayo ng isang event ng PhilHealth NCR kaila Mr. Raymond Okoba. Siya pong head ng public affairs sa NCR. Tayo po ay attend sa kanilang activity. But nevertheless, Lakay, kami po sa PhilHealth Region 10 ay busy sa pag-implement ng yung ating programang konsulta. At tama, kung kaya yan po ang pangalan ng aming team sa UNTV Cup. At yun po kinakampanya namin, konsulta, para yung mga kababayan natin malaman nila na ang PhilHealth nag-i-invest ngayon sa check-up. Tayo po ay kailangan magpatingin. Kailangan ma-hospital para maramdaman po natin ating benepisyo sa PhilHealth. Ano eh, yung konsulta ba eh? Brainchild ba ng Cagayan de Oro? Ay, hindi po. Ito po ay nasa batas na kung saan universal healthcare na po by virtue of Republic Act 11223 na naipasa noong February 2019 at yung IRR November 2019. Mm-hmm. Ang magandang provision nitong ating universal healthcare ngayon, lahat ng Pilipino ay entitled na sa benepisyo. Pero
kailangan tayo po ay rehistrado at nakalagay ang ating impormasyon sa ating database at kasama po makikinabang sa ating benepisyo ang ating mga mahal sa buhay, ang legal na asawa na hindi member, lahat ng anak, 20 anos pababa, walang asawa at walang trabaho. And of course, hindi natin mapapabayaan dito sa programa ito mga senior citizens kasi dalawa po programa para sa kanila. Yung mga retired na sa SSS at TSIS, sila po ay pasok na bilang lifetime members. At yung mga senior citizens naman po, dahil nga na-amienda ng senior citizens law, pamahalaan na po nagbabayad ng kanilang membership taon-taon. Kaya kailangan lang nila magparehistro through the OSCA. So immediate eligibility na po, Lakay and Sir Kip. Ibig sabihin, hindi po hadlang kung ikaw ay may nakalimutang hulog. Dati kasi may hinahanap ang qualifying contributions na 3 buwan, 6 buwan o 1 taon. Ngayon, basta ikaw ay nakarehistro, makakagamit ka po ng benepisyo. Pero obligasyon din po natin nakasaad sa batas na bayaran natin yung mga na-miss natin contributions. Ang point of reckoning po ay November 2019 hanggang present. Tatanungin ko, ano pa bang mga bagong trusts ng PhilHEB sa ngayon? Adelio. Yun, actually, magandang nais natin ibahagi itong impormasyon to sa lahat ng listeners sa programa nyo. Last Monday po, nag-report na po ang aming bagong acting president and CEO, si Mr. Emmanuel Rufino Ledesma Jr. Po kami, sa aming pagkakaalam po, siya po ay bankero. So, at talagang sa finance ang kanyang forte. So, expect natin na mas mag-guide lalo ang PhilHEB when it comes to the finances. And we are now awaiting kung ano po magiging trust and priority. But ang priority talaga ng PhilHEB sa pagkakaalam sa ngayon ay patuloy po namin i-implement itong konsulta. Kasi po, sa Region 10, ang target namin, 64 healthcare providers ang ma-register ngayon taon. Nakuha naman po namin yung target na yan. And by next year, magdodoble po yan. Kasi Sir Lakay and Sir Kits, kailangan marami tayong health centers o mga private facilities na accredited ng konsulta. Kasi lahat tayo ngayon ay entitled na magpa-check up. So doon tayo sa kung saan tayo mas malapit at kung saan tayo mas gusto natin magpa-check up. Meron tayong makukuha kasing benepisyo dito sa konsulta. Saan ba galing yung bagong boss natin? Saan galing? Wala po ako masyadong alam na impormasyon pero siya po ay sa aking pagkakalam ay dating namuno pa ng PSAMS sa energy sector po siya galing. Way back. Okay. Panikin, ha? Ang ating suki, ha? Si Delio Asaron, ha? Hi, Sir Kits. Kamusta na po? Naka-mute ka. Naka-mute ka. Well, yeah. So, from the top, good morning there. Long time no see. Long time. At nakita mo lang kaya, mukhang giyang siya there doon sa Cagayan de Oro. Ano? Yeah. Ano ba ang masarap na kinakain niya? Adel. Ito dahil kaso Adel. Bawal sa lechon. Ano ang masarap na kinakain dyan? Mukhang hiyang ka. Mababay na. Alright, mukhang humihinay. Anyway, ito ah. Balikan na natin yung PhilHEB para sa mga senior citizens. Katulad ko, hindi, pagkalahatan na lang. Ano ang gagawin nila ng mga senior citizens para maging registered or yung kinikilala silang miyembro ng PhilHEB? Ito ba ay kailangan may ginagawa ba ang mga asosasyon ng yung sa mga local government sa mga Office of the Senior Citizens, kailangan bang may proseso sila doon o paano ba? Well, tama po kayo, Sir Kits. Sa mga tatay natin, lolo't lola, tito tita na senior citizen na at kung sila po ay nagtrabaho nung araw, so retire na po sila ng GSIS or SSS. Kailangan lang nila patunayan dalawang bagay. May supporting documents po sila kailangan i-submit sa PhilHEB. Of course, yung kanilang proof ng kanilang retirement. So, nandiyan yung mga papeles nila. ID po para po ma-prove na sila ay senior citizen. Pag naipasok po information sa database, sila po ay bibigyan ng ID at sila po ay habang buhay ng member.
Yung mga kababayan naman po natin na hindi nakapagtrabaho noong araw, formerly employed, at sila po ay noong Medicare noong araw, sila papasok sa senior citizen category dahil nga nabanggit ko kanina na amyendahan po ang senior citizens law. Lahat ng senior citizens po ay entitled na sa ating benepisyo, but they have to register. So tama po kayo, Sir Kids, kailangan po ang suporta ng LGU dito, so through the OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, and yung bago pong tinanong opisina ng mga senior citizens na ipagkakain na rin po ang PhilHealth dyan. Kasi po, para sila ang unang ma-priority para dito sa pag-a-assign nitong konsulta, itong primary care benefits na mas kailangan talaga ng ating mga kababayan, lalo-lalo yung mga para maiwasan na masakit. Kailangan ma-hospital. So dapat ma-check ka agad. Ito pang si Juan de la Cruz ay tumataas na ang blood pressure o kaya kanyang blood sugar ay tumataas na. Kasi alam nyo, Sir Lakay and Sir Kits, maraming kababayan nasisira ang kalang bato, ang kidney. Kung kaya maraming nagtatayo ang lechon manok stands dyan sa tabi-tabi. Doon din po kabili yung mga dialysis centers kasi nakakapot na balita, marami pong mga Pilipino ang dinadialysis. In fact, three times a week, depende po sa kondisyon, kailangan po i-dialysis sa kababayan natin. At ang tanging sagot lang po dyan ay kidney transplant na hindi po lahat ng kababayan natin ay nakocover yung gas. Magandang balita po dyan sa PhilHealth po, sagot po natin ang dialysis sessions, 2,600 times 90 po kada taon. Yan po ang ating standard benefit package. Mm-hmm. So, ito lang ha, kasi medyo napuputol kayo kanina. Ano, ha? Meron bang o kasama na ba sa batas o meron kayong memorandum of agreement with OSCA? Diyo na. Daniel, naka-mute ka. Yan. Naka-mute. Tama ka po, Sir Kits. Talagang kami po ay meron ng agreement. Hindi lang sa OSCA but with the new office, nakalimutan ko lang yung pangalan, ng mga Senior Citizens Affairs. In fact, sa nabanggit ko nga, para sila po unang ma-avail natin at maka-avail itong konsulta program natin po. Mm. Okay, ito na yung kahindi-kindi kong tanong, ha? Alam naman natin na nagkaroon ng mga matikinding anomalya sa PhilHealth, ano? So, sa ngayon, meron bang mga panibagong direktiba or mga pamamaraan, proseso na ikinasa ang PhilHealth para maiwasan na yung mga nangyari sa mga nakalipas? Yes, in fact, talagang after the Senate investigations, marami na po mga ginawang reforms ang PhilHealth. In fact, we are also closely coordinating with ARTA, Anti-Redtape Authority, na kung saan talagang ang nakita nating value dito is itagang communication na maipaliwanag natin, especially sa partner hospitals, bakit na de-delay ang claims nila because may mga kakulangan sa submit. Hindi po kasi porket na ibigay na nila ang serbisyo, automatic babayaran niya ng PhilHealth kasi alam niya naman, ang pondong ilalabas namin ay pera ng ating mga kababayan na nag-contribute. Eh, kailangan na ma-check na mabuti ng COA yan kung may supporting documents. So, nagkaroon po ng mas mahigpit na mga safety measures sa pag-release ng pondo. Yan po isang maganda. Pangalawa po, ongoing pa rin po yung ating pag-upgrade ng ating IT. Talagang critical po ang ating IT para po yung mga system ay magkausap-usap at hindi siya maging sanhi ng delay. In fact, para ma-resolve ang mga problema. And pangatlo, talagang we abide with the Anti-Red Tape Authority na mga processing time. Na we need to process the claims on time. In fact, yun nga po, nais kong i-share. Though nakalagay sa batas ang mga claims, we are given 60 days to process yung mga claims. Dito po sa PhilHealth Region 10, last September po ang aming turnaround time for good claims. Na ibaba po natin ng 17 days. Bayad na po ang ating mga partner hospitals. Kaya maganda po ating ugnayan sa ating mga partner hospitals. Kaya maganda po ang takbo natin po dito po sa Northern Mindanao kung saan po ako ang namumuno sa ngayon. Specifically, itong posible para maiwasan yung posibleng pagkasabuatan ng mga taga-PhilHealth mismo, yung mga internal sa billing at nung ospital, anong reforma naman na meron tayo tungkol siya? Opo, ang talagang pwede sa ganyang mga billing, dahil nga pag nakaka-digitalize na po tayo, automatic po nakakaltas yan. Mm-hmm. Talaga,
kung malalaman lang po, mapapaliwanag natin sa mga listeners and viewers natin. Pag nag-file po kayo ng claim sa PhilHealth at dumaan po sa amin yan, sa halos 10 steps po ang dinadaan niyang proseso. Talagang hindi yan pwedeng isang hospital, siya lang ang gagawin mo at ipaprioritize mo. And kung po yung claims na sinabit ay kulang na supporting documents, return to hospital yan. Kung yan ang kanyang final ng claims ay hindi po ayon sa polisiya, denied po siya. So ano nangyari po dyan, talagang nagkakaroon ng delay kasi akala ng hospitals, porket na kalabas na yung pasyente, mababayaran na sila agad. Sa aming mga dialogues with the partner hospitals, na malaki rin ang role ng mga nagpo-process ng claims ng PhilHealth doon sa hospital. Kung kulang-kulang ang sina-attach ng dokumento, tatagal. Pero hindi kasi po nasasabi ng totoo agad sa ating mga partner hospitals ng mga nag-clerk na kaya nadidiklip sila ay marami pong kulang na supporting documents at yun ang nakaging sadhe. So talagang pangalawa po, nabanggit ko nga, itong ating ongoing na pag-digitalize yung ating electronic payment sa claims, electronic claims, yan po ay isang magandang paraan para merong check and balance. Mm-hmm. Wow, okay. So nanataan natin na ganun nga mangyari. At congratulations sa mga achievement mo, Mr. Vice President Del Rio Aceron. At sana mag-champion kayo sa UNTV Cup. At sana gawin yung beneficiaryo noha ang Philippine Trial by Jury Movement. Thank you, Baby Del. Former guys, sana po magka face to face na tayo at nakakamiss na po na makasama kayo. At alam niyo po, talagang proud ako dito sa Liga ng mga Broadcasters. Ako yeah. Dito na kami lumaki, halos dekada po. May iniisulo. Sabi na sanay ka na magpa-interview, makasama. Na broadcaster tulad ni Pilates, Lagare, at sa Alak. Si Lakay. Hindi lang anak ng Liga. Anak ng Liga. Thank you. Kadali ha. At mag-ingat sa biyahe. Pag-uwi sa probinsya. Ha? Thank you. Salamat. Thank you po. Sige. That ends our forum ngayong waga. Kapalikit ha. Tanghalian na. At next time, medyo haba natin ng konti ang pagkikipagkwento kay Delio para lahat ng mga gusto mong pahindik-handik na tanungan, may bigay mo sa kanya. Okay? Sige. Habaan natin ang hapunan, Lakay. Yeah. Masarap na panahalian sa lahat ng ating mga nagpapakinig. Salamat po ni si Bangkor at sa RL. Getaway Travel and Tours. At thank you for joining us. We'll see you next time. Isang pang edisyon ng ating programa, ang ating Broadcasters Forum Online. At sana face-to-face na sa susunod. Salamat po na marami. Thank you, Lakay. Goodbye. Thank you, pare.